dun sa modernization, dun mo makikita na umuunlad talaga yung kabuuan ng mga magsasaka, yung mga gumagamit doon. Kasi ina-adapt nila dati, ayaw nila yung mga ganyan. Pero ngayon, doon nila ma-check na, oo nga pala, maganda ito kasi nakakadalawa. May mga time pa nga na tatlo, apat na bisis silang nagtatanim. Sa larangan ng agrikultura, ang pagsasaka ay isa sa may malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. At katuwang dito ang mga kooperatiba na siyang naghihikayat sa mga magsasaka na maiangat ang kanilang kabuhayan at estado ng pamumuhay. Dalawang dekada nang namamayagpag ang Sapa Multi-Purpose Cooperative sa Moncada, Tarlac. Umaabot na sa 1,000 miyembro at sa 2,800 na hektaryang sinasaka. Yan kasi yung mission at saka vision namin sa kooperatiba na lahat sana ng mga nasa maliliit na magsasaka, umunlad sila. Baga kung dati maliit lang yung sinasaka, ngayon malalaki na. Palay, mais, kamote at sibuyas ang itinatanim ng mga miyembro ng kooperatiba. Depende kung kailan napapanahon ang anihan ng bawat pananim. Umaabot sa 8 hanggang 12 tonelada kada ektarya ang naaaning mais. 20 tonelada naman sa kamote. At 8 tonelada sa sibuyas na nagkakahalaga ng higit 100,000 piso kada tonelada. Gamit ang mga makabagong makinarya, naging paraan ito para mapadali ang trabaho ng mga magsasaka. Kasabay rin ito ang pagtaas ng produksyon at kita. Sa Mechanization Equipment Program ng Department of Agriculture, 2011 or 2012, na ang Grinaldo binigay sa amin is isang farm tractor, four-wheel drive, tsaka harvester. On the time, tamang-tama na nung ibinigay nila dyan, may mga anihan yan ng rice noon at yun yung nagamit namin. Ang Farm Mechanization ay programa ng Department of Agriculture, Philippine Center of Post-Harvest Development and Mechanization o DA PhilMec. Layunin ng ahensya na ma-empower ang mga magsasaka, makabawi sa kanilang puhunan, makamit ang mataas na produksyon sa mababang gastusin. Nagbabahagi sila ng iba't ibang makinarya sa mga accredited farmers cooperatives sa bansa. Abot kamay ng mga farmers at kooperatiba ang maginhawa at epektibong pamamaraan ng pagsasaka. Ang advantage naman ng mechanization, mas mabilis. Kung dati nakakadalawa lang na tanim sa isang taon, pagka andyan yung mechanization, nakakatatlo ka kagad, tsaka mas mabilis. Dahil sa iisang adhikain ng Sapang Multi-Purpose Cooperative, lumalawak na ang nasasakupan ng kooperatiba hindi lamang sa probinsya ng Tarlac, kundi maging sa mga karatig lugar. Dahil sa tagumpay ng kanilang samahan, umani ng parangal at pagkilala ang kooperatiba. Pero higit sa tagumpay, malaking naitulong ang kooperatiba. Dahil noon, talagang kulang na kulang kami ng financing noon. Pero ngayon, parang ang dali dahil sa kooperatiba. Kung anong kailangan, nandyan, mga gamit ng farmers, binhi, mga gamot, ganun, doon kami kumukuha. Nandyan na lahat sa kooperatiba.